Hello po mga boss, mga bro. At kumusta po muli? At magandang araw po sa inyo. Welcome back po ulit sa ating channel. At sa ngayon po ay meron tayong gagawin ngayon na microwave oven. Bali, GE ang kanyang brand. So, ordinaryong microwave lang po ito. Analog timer siya. So, bali ang kumpli nito ay Ayaw o Uminit. Pero may power naman siya. So, testing po natin mga bro para makita natin kung anong trouble niya. I-power plug natin. So, lagay mo natin ang item para magic natin. Lagay natin ang isang mag na tubig. Yan. So, isit natin sa high. Kahit 1 minute lang, pwede na to. Ayan. So, kumakita nyo mga bro, may power naman siya. Ayan, may ilaw. Tapos, umikot naman yung kanyang synchronous motor. Ayan. So, tapusin natin itong 1 minute para ma-check natin kung talagang umiinit o hindi. Sige natin. So wala bro, hindi siya uminit. So ibig sabihin may problema talaga siya. So ayan, yun ating gawin. Simulan natin. So, ito na siya mga boss, na open na natin. Ayan. So, bali ang checkin natin dito ay yung kanyang fuse, yung high voltage diode niya, tapos yung capacitor. Then, yung ito yung magnetron niya. So, bali nating itesting muna. So, bali ito na bro yung kanyang fuse, yung diode, yung capacitor. Testingin mo natin yung kanyang fuse kung okay siya o hindi. So, ayan bro, mga bro. May reading siya. Ibig sabihin, buo yung kanyang fuse. Okay, so natin yung kanyang diode kung shorted o hindi. I-times din natin mga bro para 100k. Sa ground. Yan. Then, balik tara natin. So, hindi siya shorted mga bro yung kanyang diode. Ayan.
okay siya. Then yung kanyang capacitor. Ayan mga bro, pumitik then bumalik, ayan pumitik then bumalik, so buo yung capacitor niya mga bro, okay siya, para sigurado tayo dun sa diode, i-buzzer test natin. Ito yung fuse. Ayan, buo siya. Yan yung high voltage diode. So, ayan. Walang buzzer. Ibig sabihin, hindi sa short. Balik natin, baliktad. So, ayan na nga bro. So, okay bro. Walang problema yung ating fuse, diode, and capacitor. So, proceed tayo rito sa magnetron. So, bali pala mga bro, pag wala ka tayo nakitang sira dito, ito ang checkin natin ngayon. Kung mayroong sumusupply sa magnetron. Ito. Dapat mayroon kang masukat dito na at least 3 to 4 EC. Ito. Ito yung sumusupply sa magnetron para mag-oscillate. So, ito ang sukatin natin. Sukatin natin. So, ay po mga bro, tinanggal natin yung kanyang supply ng magnetron. Ayan. Bali, hindi pa naman to high voltage itong linyang to. Hanggang hindi pa siya naka-connect sa magnetron. So, test ulit natin. Ayan. So, dapat meron tayong masusukat na 3 to 4 AC. So, i-start ulit natin mga bro. Ayan. So, ayun mga bro. Ayan, 3.9, 4.0. Ayan, naglalaro siya ng ganyang boltahe. So, na-confirm natin na walang problema dun sa tatlong parts na yon. Tapos mayroon naman siyang supply. Ayan. Kung makikita nyo. 3 to 4 PC. So, ang problema ito mga bro ay yung kanyang magnetron. Hindi na nag-oscillate. So, yun ang papalitan natin. Kasi kompleto rito eh. Walang problema dito. May supply siya. Ayan. So, doon tayo mag-focus sa magnetron. Palitan natin to. So, kumain tayo ng pamalit, mga bro. So, ito mga bro. Meron tayong nakuha. Luba na siya, pero buo pa to. Itong ipapalit natin dito. So, tingnan natin kung parehas. So, parehas naman siya mga bro. So, tanggalin natin to, yung luma niya. Bali, ito lang mga bro ang tatanggalin dito. Ito ang kanyang thermostat. Tapos meron siyang dalawang torrent dun sa ilalim. Ito.
Yan mga bro. So, ayun mga bro, na tanggalan natin. Bali, ito yung ipapalit natin. So, ilipat mo natin kanyang metal shield dito sa kabila. So, bali bro, ito ang naging problema niyan. Kung makita niyo yung kanyang sa nozzle niya, meron na siyang, nangitim na siya. Ayan. So, siguro yung internal parts niya nasira na, kaya hindi nag-oscillate. Ayan. So, ito yung ipapalit natin. So, ito mga bro, na ibalik natin yung kanyang metal shield. Ito yung pinalit natin. Ayan. As ito yung luma. Ayan yung nangitim. So, ibalik natin to mga bro. Madali lang naman pala bro magbalik nito kasi mayroong tunggay dito eh. Ayan. Diyan sa buras na to. Mga bro, binabalik natin yung kanyang metal shield. Tapos yung kanyang thermostat. So, ayun bro, ibalik na natin. Thermostat. Yung connection dito. Ayan. So, ito yung supply ng magnetron. Ibalik na rin natin. Ayan, kahit magbalik tayo ito, okay lang. Easy naman siya eh. So, ayun bro. Tapos yung kanyang lamp. Then yung kanyang mga harness. So yun mga bro, naibalik natin lahat. Complete na. Yan, check nyo to, minsan umangatong kanyang wire sa side sa pan motor, kaya medyo minsan may ingay yan, baka makaligtaan nyo. Yan, so testing natin kung iinit na yung kanyang tubig. Yan mga bro, i-plug natin ulit.
kuha tayo ng tubig ulit. Ito mga bro, yung tubig, ibalik natin. So, okay ulit natin. Then, 1 minute. Two minutes na lang. At least 2 minutes. Ayan mga bro. So, okay. Wala siyang naging problema sa wiring. Hintayin natin matapos to kung talagang iinit siya. So, ayan bro. Check natin. Ayun, nainit na siya. Ayan. So, okay na bro. Ayan, pag hawak mo, mainit siya. Ayan. Kaso, hindi natin napausok masyado kasi 2 minutes lang. So, okay mga bro. At sa mga newbie po, ganoon lang po pagpalit ng magnetron at paano mag-test. Ayan po. Kung paano mag-test ng mga fuse, diode, capacitor at pagpalit ng magnetron. So, okay bro. Sana ay makatulong po sa mga newbie at sa mga gustong mag-DIY. Pero ingat din po kayo sa pag- baklas nito kasi high voltage po to. So okay mga bro, at sa mga hindi pa po nagpag-subscribe sa akin, at mag-subscribe na po kayo para po lagi kayo nakapanood ng aking mga technical works. At maraming salamat po at thanks for watching.